palipat-lipat at palipat-lipat sa mga dahon ng palay. Naglilinis ng kanilang proboscis at pakpak at sumisip-sip ng malagatas na katas ng palay. Araw-araw, ganito ang kanilang ginagawa, pero para sa mga magsasaka ng pangkasinan, sila ay peste. Sila ang mga atangya. Palay ang pangunahing agricultural commodity ng ating bansa. Pero bago pa naman ito, maani at may hatid sa ating kapagkainan, madaming pagsubok ang kinakaharap nito. Ang ekta-ektaryang palayan nito, madaming problema ang kinakaharap. Ang iba sa mga problema na ito, nag-uumpisa ng umatake. Sila yung tinatawag na rice bugs o kung tawagin natin ay atangya. Kuya, napansin ko dito may iba't ibang kulay, no? May ito, green lahat. Pero itong mga parting ito, may parang nabubulok. May mga itim-itim, may mga brown, at may mas darker pa, no? Ito ba yung mga apektado? Yan po yung kinain ng atangya. Sinitsip na ng atangya yung laman niya. Tingnan mo to, yung isang uhay ng palay dito, imbes na makuha nila lahat, a lot of it were already affected by yung atangya, no? So nasisira na, nababawasan. Malaki po, 30-40%. Halos magiging kalahati na yun, ah. Bago siya mamulaklak, andyan na yung mga atangya sa mga pilapil. Diyan sila nang itlog. Tapos pag nagpisa na yan, aakyat na yan sila dito sa buhay. Tapos kakain na nila yung... Doon na sila mag-feed. Oo, sir. Eh bakit hindi natin bigay? I'm sure kayo nang pamatay dito sa mga pesticides, no? Hindi rin effective, sir, dahil minsan kahit na-spray ka ng spray, hindi rin sila namamatay. Yan, kasama niyong bagyo, ayun pa yung mga problema ninyo. May pag-asa pa tayo dito. Kaya nga, baka 10-20% mga ganun na lang. Kung titignan, parang normal na palay lang. Pero magaling magtago ang mga atangya. May ilang palay na nasa milky stage pa. O yung malagatas na katas nito. Kaya may ilang atangyang nagtitipon-tipon para sipsipin ito. Ang isang atangyang ito, palipat-lipat ng buhay sa pagnanais na makahanap ng malambot pa na palay. Hanggang sa nakapili na siya. Ilabas na niya ang kanyang matulis na bibig o proboscis para tusukin ang kanyang pagkain. Pinakaramdaman niya kung nasaan ang malambot na parte nito. Pagkatapos manginain, makikitang nakontento na siya sa kanyang pananghalian. Napakabilis nilang lumipad. At kapag nakasense sila ng danger o harm sa tingin nila, nasa panganib sila, magsisikrit sila ng napakabahong amoy. Itong mga insekto na ito, kahit ganito sila kaliit, they can cause millions of damage pagdating sa pag-ani ng mga palay. It's an agricultural pest, not just here in the Philippines, but in so many areas in the whole world that are producing rice. Wala pa rin tayong solusyon hanggang sa ngayon. Yun na lang po ang alam kong solusyon, yung ginawa ko. So dito sa palayan na to, may mga nakikita tayo, mga parang naka-usli na kawayan. Tapos may net. Ayan, no? Ito yung itsura, may mga atangya pa dito sa ibabaw. Imbis na sa palay sila manginain, dumidiretso sila sa pain. Naaakit sila sa masangsang na amoy na dulot ng patay na isda at palaka. Kaya isa-isa na silang nag-aakyatan dito. Ito na kasi ang magiging alternatibo nilang pagkain. Sinisip-sip nila ang katas mula sa laman ng paing isda. Pagkatapos manginain, maghahanap sila ng pwestong di masyadong mainit para makapaglinis ng kanilang proboscis at tarsus.
Maliliit ito pero malaki ang epekto ng mga atangya sa ani ng mga magsasaka. Dahilan para malugi sila. Kaya nakaisip si Mang Julius ng paraan para maiwasan ang problemang hatid ng mga atangya. So dito sa palayan na to, may mga nakikita tayo mga parang naka-usli na kawayan. Tapos may net. Ito ba yung sinasabi mong parang paraan ng pag-control mo dito sa mga atangya? Ayan o. Ito yung itsura, may mga atangya pa doon sa ibabaw. Ano yung nilalagay nyo po doon sa loob? Bulok na isda sir, mga bituka, palaka. Nilalagay nyo dito para lumapit sila. Odo. So attracted sila dito sa mga ganito, sa mga decaying organic materials. Okay. No? And then, kapag nakuha nyo... I-sprayhan mo yan ng insecticide. Okay, kumbaga parang tinatrap nyo lang, hinuhuli nyo lang sila lahat. Dito nyo sila... Ano, araw-araw nyo ginagawa. Pag marami na dok, yung nakadapo, sa bandang hapon, i-sprayhan mo yan. Sino nakaisip nito, sir? Kasi minsan dok, na dumaan ako sa tilapil, meron akong nakitang palaka na matay, at saka daga. Mm-hmm. Kita ko, ang daming atangya na dumabo doon. Kaya nag-isipan ko, yung isda na lang. Para kasi madaling hanapin yung pain na isda, dahil bibili ka lang. Sa lugar na ito, ikaw pala gumagawa niya, no? Sinabi mo na ito sa mga kasamaan. Alam na rin po ng mga iba, mga kasamaan. Marami na rin gumagawa. Effective? Effective po. Pero yung iba, lagay ka ng ganyan kasi sabi nila, scientist ka, katawanan ka, ganon. Eh sabi ko, wala akong pakialam. Basta at least, yung palay ko, kalaman. Tignan mo yung mga palay dito, kumpara dun sa palay sa kapila, dito halos na kayo ko. So ibig sabihin, di ba, halos lahat yan. Ibig sabihin may laman. Usually nakikita natin siya during wet season. Meron din naman siya during dry season. Kumbaga, all year round, meron naman siya. Kaya lang, meron lang siyang specific na growth stage ng palay na andun talaga siya na ito. Hindi siya introduced. Although, wildly, meron siya sa iba-ibang bansa. Lalo na dito sa Asia at saka sa Oceania. Isa siya sa kinukonsider as major insect pest of rice. Nagiging pangit lang yung quality ng rice grain kasi nagkakaroon siya ng discoloration at saka yung parang brown spots. So ang nangyayari, bumababa yung quality niya. Proven na talaga, matagal na actually, 80s pa lang yata or hindi lang, baka mas mga 70s pa na. Kiniklaim na talaga nila na yung mga fermented na palaka. Pero yung mga may mga strong odor talaga, attractive talaga. Ayon sa mga magsasaka dito, ang hirap din daw patayin itong mga atangya dahil yung katawan nila hindi basta-basta tinatabla ng mga insecticides. Meron kasi sila ang characteristic that they can repel water. Pag inisprayan sila ng insecticides, parang tumatalsik lang sa katawan nila. Makikitang lumalabas itong mga atangya kapag flowering stage na ng mga palay kung saan mataas na ang humidity. Itong insects na ito will have a very effective piercing and sucking mouthparts, no? So bubutasin nila yung palay, sisipsipin nila yung laman nitong loob at yun yung dahilan ng pagkasira ng palay. Ang mga nasira nilang palay ay di na nila mapapakinabangan at hindi na rin pwedeng ibenta. Kaya 10-20% lang ang naaani nilang palay. Sabi ni Mang Julius, matagal na daw niya itong ginagawa sa lupang kanyang sinasaka. Kaya gusto niya itong ibahagi sa ilang mga magsasaka para matuturin sila at malaman din nila kung paano kakalabanin itong mga atangyang ito na pumiprovisioning ng kanilang mga palayan. Itong rice bugs is widely distributed sa buong Pilipinas, no? Talagang nakakaapekto sa mga magsasaka natin for a very long time already. May dahilan kung bakit siguro malapit sila dito sa mga palayan, primarily kung ang isang palayan ay malapit din sa mga woodlands. Doon kasi nanggagaling itong mga insektong ito at kapag panahon ng tag-ulan, doon sila pumupunta sa palay para manginain. Sa paglipas ng panahon, natututo na rin tayo kung paano makakaisip ng diskarte o solusyon para maiwasan itong mga peste. Komplikado man o simple ang pamamaraan, depende ito kung ano ang mas babagay at pinaka-praktikal na solusyon para masugpo ang mga peste tulad ng rice bug o atangya. Thank you mga kapuso for watching this video.
If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.